Magandang umaga sa inyong lahat. Ako po si Rogelio Quirol Jr., ang inyong guro sa Agriknaturang Pilipino. Magsitayo ang lahat para sa panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Pulutin ang mga papel na nahuhulog sa sahig at isaayos ang inyong mga upuan sa pagbilang unang sampo, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampu. Magsiupo ang lahat at makinig ng mabuti. Sino ang lumiban sa araw na ito? Wala? Mabuti kung ganon. Bago natin tatalakayin ang paksa sa araw na ito, babalikan muna natin ang paksa na tinalakay natin kahapon. Ano nga ba ang tinalakay natin kahapon? Tama! Parabola ang paksa natin kahapon. Ano nga ba ang parabola? Ang salitang parabola ay hango sa wikang Griego na parabol. Ito ay isang matandang salitang nangangahulugan paghahambing ng dalawang bagay upang makita ang pagkakaiba at pagkakatulad. Bago natin tatalakayin ang paksa sa araw na ito, may bibigay akong pahayag sa inyo. Ang kagandahan ay imahe na nakita kapag ako'y nakapikit. Tama! Ang kagandahan ay tila hindi isang gutom na sikmura o palad na nakasahod. Tama! Alam niyo ba kung ano ang tatalakayin natin ngayon? Ang paksang talakayin natin sa araw na ito ay tungkol sa tayutay. Ano nga ba ang tayutay or sa English? Ang tayutay sa English ay figure speech. So narito ang mga uri ng tayutay at mga halimbawa nito. Tayutay sa paksang ito ay tuklasin natin ngayon ang mga iba't ibang uri ng mga tayutay at mga halimbawa ng mga uri nito. Tayutay, ano nga ba ang tayutay? Tayutay, kahulugan at tayutay ng isang sinadyang paglayo, karaniwang paggamit ng mga salitang upang gawing mabisa, matilanghaga, makulay at kakit-akit, papakit at pampahayag. So, narito ang mga uri ng tayutay. Pagtutulad, English, simile. Ito ay isang pagkakambing sa dalawang makaibang tao, bagay, pangyayari, at iba pa. So, narito ang halimbawa. Gumamit ang pagtutulad ng mga salitang tulad, animo at gaya at iba pa, ng parang tawangis ng... Ikaw ay kagaya ng ibong lumipad. Ang kagandahan mo ay tulad ng isang anghel. Dito na tayo sa pagbawangis sa English metaphor. Ito ay katulad ng pagtutulad maliban sa hindi na ginagamit ang mga salitang katulad ng parang kawangis ng animo kagaya ng iba pa. Ito ang halimbawa. Si Jan ay lumalakad na babae. Malakas na lalaki si Ken. Dito na tayo sa pagtatao o sa English, personification. Ito ay pagsasalin ng talino, gawin ang katangian ng tao sa bagay. Ang mga damo ay sumasayaw, tumatawa ng malakas ng mga puno. Exhilaration sa Ingles, ito ay lubhang pinapalabis o pinakamungan ang katunoyan at kalagaan ng tao, bagay, pangyayari at iba pa.
ang pagmamahal ko ay sa iyo, singlayo ng buwan. Para mabiyak ang ating ulo sa kahit-isip sa ginagawa mo. Paguyam. Dito tayo sa paguyam. Sa English, sa kasi mo, Ernie. Isang tayo tayo kung saan ito ay pangungutyaw. Tagyawat ng mukha mo. Dito na tayo sa rhetorical, sa English, rhetorical question. Mga tanong ito ay hindi nangangailangan ng sagot. Kailangan ko bang tanggapin na hindi niya ako mapansin at mahalin? Wala na ba ang pag-aasang makaahon tayo sa kahirapan ng dahil sa mga sumusunod na kahirapan natin? Dito na tayo sa pagpapalit, tawag, or sa English, metonymy. Ito ay pansamantalang pagpapalit ng mga pangalan bagay na magkaugnay. Igalang dapat ang mga maputing buhok. Mas magiting ang panulat kaysa espada. Dito na tayo sa pangdam. English exclamatory. Ito ay naglalawan sa mga karaniwang pandamin noon kapag nakita kita upang puno ako ng kaligayahan at kiliber ngayon sa tuwing nakikita kita na may kasamang dumilim. Ang mundo ko at puno-puno ng paghati at kilot. Dito na tayo sa paghihimik or sa English, autonomia. Ito ay paghiwatig ng kahalugan sa pamagitan ng tunog at himig ng mga salita. Maririnig ko ang TikTok ng orasan, mainga ng araw-araw na aso na kong si Egil. Dito na tayo sa paghihimig, sa English, onomatopoeia. Ito ay papahiwatig ng kahulugan sa pamagitan ng tunog o himig ng mga salita. Naririnig ko ang TikTok ng orasan, maingay ang awaw ng aso kong si Edie. Dito na tayo sa pag-uulit, English o alliteration. Ginagamit ito ang magkatulad ng titik o pantig sa simula ng dalawang mahigpit. Pangsalitang ginagamit sa isang pangungusap. Si Sam ay sumasayaw sa silid aralan. Masipag maglaba ang mga magulang ko. Dito na tayo sa pangitain, English version. Ito ay nagpapahayag ng mga laman ng isip na anumang tunay na kaharap o nakikita sa nagsasalita. Naisip ko ang maging mapaya ang lahat. Nakikita ko mananalo ako sa kumbitasyon. Dito na tayo sa pagkakalintulad o analogy. Ito ay pagtutulad ng dalawang bagay, lugar o idea ng magkatumbas. Ang dalaga ay parang isang bulaklak at ang binata ay parang isang bubuyog. Ako ay isang buwan na sumisikat sa gabi at ikay isang araw na sumisikat sa umaga. May tanong pa ba kayo? Kung wala na, kumuha ng isang pirasong papin at sagutin ang sumusunod na katanungan sa loob ng 10 minuto. Ipasa ang papel sa harapan, pagbilang mo ng 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Para sa inyong takdang aralin, pag-aralin ninyo ang sumusunod na paksang talakayin natin tungkol sa sanaysay. Wala na ba kayong tanong? Magsitayo ang lahat para sa panalangin. Ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.